Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Abiyu. And for today's video, tatalakayan naman natin yung sekreto sa pag-aalaga ng Calathea. Let's go! Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Abiyu. And for today's video, tatalakayan naman natin yung sekreto sa pag-aalaga ng Calathea. Let's go! Guys, for today's episode, tuturuan ko kayo mga tips and guides sa pag-aalaga ng Calathea. Disclaimer lang guys, hindi po talaga ako based on experience na yung i-share ko sa inyo about sa pag-aalaga ng aking mga Calathea. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you! Let's go! Guys, maraming mga varieties ang Calathea. So meron ako ditong Corona. Ito yung Corona na tinatawag na Calathea. Calathea rather. So, ito kabibili ko lang siya sa online. So, ito na-deliver siya. Ang ganda ng leaves niya. Marami siyang variety guys. Pero yung meron ako dito, isatlong klase lang. So, meron akong Corona. We also have Sabrina. This one. Yung mga healthy na leaves, ibig sabihin. Tatakal natin mamaya kung paano ko sila na-achieve ng ganyan. So, ito naman yung pangatlo natin. Meron tayo ditong medallion, which is yung pinaka-paborito ko. And sobrang lagunya na. Yan. Actually, nakapag-propagate na rin ako nito. So, meron pa yung mga crimson and dotty na mga halaman. So, marami talagang priorities yung Calathea. Sa mga nangongolekta nito, ito ang bagay na panoorin para sa inyo. Dahil makakakuha kayo ng tips ngayon para sa pag-aalaga ng Calathea. So, guys, we're sa light requirement naman ng Calathea plants natin or tinatawag na prayer plants. Kailangan light to medium light lang siya. Hindi siya yung pwedeng direct sa light para at least hindi nasusunog yung kanyang leaves. So, galing siya sa gubat na sobrang, alam niyo naman sa gubat, diba? Sobrang yung temperature, hindi ganun kainit or pabago-bago siya. So, nasana yung Calathea sa mga hindi siya direct na sunlight. So, ayan, mapapansin nyo to. Hindi siya ganun ka-direct. Shaded area ko lang siya nilalagay. Kaya, pansin nyo, napakalago ng kanyang leaves. Ayan. At ang kagandahan dito guys sa plants ng Calathea, mamamangha kayo dahil tuwing gabi talaga nagko-close siya. Kaya siguro siya tinatawag na prayer plant kasi dahil sa mga leaves niya, dun, pagdating ng night, nagko-close na siya. Then pag umaga naman, then morning, bumubuka na siya. So ito, nabili ko lang din to sa online guys. Napakaganda niya. Actually, dalawa na siya. Na-propagate ko na yung isa. Ito yung isa guys. Ayan, diba? Buhay na din siya. So itatakal ko rin sa inyo mamaya kung paano magpa-propagate ng Calathea doon sa leaves lang ako kumuha sa kanya. So, napakaganda. Ito yung pinaka-paborito ko sa lahat yung medallion. So, lagi nating tatandaan na huwag masyado sa direct sun or kailangan shaded area lamang siya nilalagay para at least hindi nasusunog yung balat or yung leaves ng halaman. Pagdating naman guys sa water for Calathea, ang required water dito is yung filtered water, distilled water, and also yung ulan. Pinakamaganda dito guys is yung distilled water kasi napaka-sensitive ng Calathea in terms of water. So alam niyo bang nangyayari pag halimbawa more on water na siya sa mga tap water is nagyayalo yung gilid niya, so nagiging sensitive siya. Sa akin hindi siya nagyayalo kasi ang ginagawa ko for tap water lang din naman yung ginagamit ko kasi for distilled water yung gagamitin natin is napaka-gastos din. So maganda rin gamitin guys yung tubig ulan kasi mas malinis siya kumpara sa mga tap water na mayroong chlorine lalo na dito sa Manila. So, ang gagawin natin pag
distilled ay tap water naman yung gamit natin is i-stack muna natin siya for 24 hours, then tomorrow pwede natin siya gamitin. Ganun yung ginagawa ko for 24 hours ko siyang inaano. Then pwede rin kayong gumamit ng misting, pero dapat pag nagmi-mist ano kayo, misting kayo is tuwing morning lamang, para at least pag gabi magkakaroon kasi siya ng pagpapachipachip pag gabi siya yung nagmi-misting ng plants niyo, para at least pag umaga nawawala yung alikabok na galing sa gabi. Pag gabi kasi sobrang maalikabok. So pag morning na siya nilagay ng misting, malinis na yung dahon niya. So yun, dapat malinis yung water niya. At kung ulan naman, mas much better din siya sa ating plants for Calathea. Very sensitive sila guys for light and water. Kaya dapat lagi tayong aware sa pag-aalaga nito. Kasi masyad, may pagkamaarte din pa si Calathea or tinatawag nating prayer plant, dahil nga maganda rin naman kasi siya guys. So guys, pagdidilig naman ng ating plants for Calathea is dapat hindi siya yung ganun kabasang-basa kasi malulunod talaga siya. Dapat yung ano lang siya, alam mo yung dried up na yung kanyang taas, sa kanyo lang siya didiligan. At dapat syempre malambot yung lupa nyo. Ayan o. So ito, bago ko siya dinidiligan is make sure ko muna sobrang dry na siya. So ang ginagamit ko doon is kahit anong stick na pwede nyo siya itusok dito sa gilid, then makikita nyo siya kung dry na siya or pwede nyo siyang diligan. Ayan, ibig sabihin wala na siyang water kasi hindi siya basa. So ganito lang yung technique kung paano nyo malaman kung pwede na ba siya diligan ng ating Calathea plants. In terms sa pagdidilig naman yun guys, huwag masyadong water dahil nga sensitive ang ating mga Calathea. Ito naman yung seed brain ako guys, napropagate ko na din ito siya. Sobrang dali niya lang mabuhay kaso minsan may pagkamaarte siya. Siyempre pag unang tanim mo siya guys, ganito siya. Ayan, ito kalilipat ko lang din ng seed brain ako, napakaganda. Diba ang ganda ng leaves niya? Sobrang healthy na din siya. Guys, and sa humid environment naman ng ating Calathea, and also dapat meron kayong humidifier. Kasi unang-una, mas nakiklear niya yung hangin na pumapasok sa kanila or nasasalo pa ng leaves nila yun. So mas okay talaga na hindi siya direct the sun like I said kanina, na mas okay siya sa mga shaded area lang. Dahil nga, mas prepare nila yun. Dahil galing kasi sila sa southern country. So paggabi kasi doon mas malamig. Sa forest kasi siya galing guys. So pag sobrang init, hindi na nakakaya ng leaves, nagda-dry no, or nagiging ganito na siya guys. Ayan, nagiging ganito na yung dahon, nagka-crumpled na siya. Pero ito dahil magagabi na, magka-close na kasi siya, kaya medyo crumpled siya. Pero pag observe niyo yung plants niyo, pag sobrang ganito sa direct the sun, yan, sobrang magda-dry yung leaves niya. So may technique din naman kung sobrang mainit siya or sobrang mainit sa air nyo, lalo na kung ginagawa nyo siyang indoor plants, mas okay din na lagyan nyo ng fables and water yung ilalim ng ating lagayan ng plants. So maglalagay kayo ng plates dito, then fables and water. So guys, makakatulong din yun para at least malinis ng hangin na nakapaligid or lumamig yung kapaligiran ng ating Calathea plants. So nakakatulong. Titignan naman guys sa lupa ng ating Calathea, dapat yung lupa niya ay sobrang lambot lang siya or sobrang light lang siya, katulad ng mga loam soil, coconut soil. Pwede yun siya sa mga Calathea plants. As long na mas malambot siya and maano nyo kaagad, ma-observe nyo kaagad guys, na pag diniligan nyo siya din, bumaba ka agad yung water. Ibig sabihin, malambot yung kanyang lupa. So, hindi pangit sa kanya yung sobrang tigas na light. Ito, sobrang matigas to na plants, kaya na lupa. Kaya medyo, ayan, kailangan lumambot siya. Pag matigas kasi siya, guys, medyo mabagal yung kanyang paglaki ng Calathea. Dahil ngayong ugat niya is naharangan ng matitigas. So, dapat malambot lang siya. Ito, iriripating ko pa naman to siya, guys. Kasi kabibili ko lang din ito. So, ayan, actually, dalawa na siya. Yan. Pagdating sa lupa guys, dapat malambot lang yung lupa niya. Kasi ayaw din nila ng matitigas na lupa. And also, yun nga, sa pagdidilig, dapat ano lang din siya, observe lang din. And also guys, huwag kayo magtaka sa mabagal na paglaki ng ating Calathea. Kasi minsan dumadaan sila sa dormancy period na tinatawag. So natural lang sa kanila minsan na medyo mabagal yung paglaki nila. Pero takes time naman din is lalaki na rin siya. Yun nga lang tinatawag na may mga period din kasi yung mga plants na parang minsan kailangan din nila ng time para lumaki sila. So yun lang yung may advice kasi meron siyang dormancy period. Kaya huwag kayo mayamot kung medyo mabagal yung paglaki ng inyong mga Calathea dahil may mga dumadaan talaga sa mga ganong stages. Thank you for watching guys, sa lahat mga nanood ng aking videos today for Calathea. Thank you so much po. And gusto ko lang din po magpasalamat dahil monetized na po ang aking channel. Alam po dahil po sa tulong nyo yun, maraming salamat po. At disclaimer lang guys, sa lahat ng mga may mga tips and advice pa, comment nyo lang below para at least aware din po ako. Salamat!